Hello everyone and welcome back again dito sa ating YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan lang natin yung title or emblem, kung anong silbi niya, anong impact niya sa laro, at saan siya pwedeng kunin. Short story lang guys, before tayo mag-proceed sa emblem, is way back ng KR days, Ragnarok Origin, na ni-release 3 years ago, and other servers na wala pang feathers, statue, and emblem, is masasabi kong isa sa mga free-to-play friendly na laro itong Ragnarok Origin. Kasi kahit ilang libo, milyon ang gastosin ng isang player, is possible pa din siyang patayin ng isang free-to-play. One of the best example is Champion. Kaya niyang one-hitin lahat ng mga class, kahit ilang gaano pa ka-whale yan. And naaalala ko lang din na marami ako nakikita na Reso 2 na naghahamunan versus Reso 4 na nananalo pa rin yung Reso 2 dahil sa build. Since sa resonance, mount, stats, emblem, and cards, tsaka deposit na mga costume lang naman nagbe-base para sa mga additional stats. Dito na uso sa War of Imperium na walang malakas sa marami as long as yung guild is composed ng mga casual players, marurunong, free-to-play, and may konting whale. Pero nung pumasok na yung feathers, yun talaga yung game changer, same sa title and statue. Ng mga whale, ubusin lahat ng isang guild kahit dalawang party lang sila basta na max out yung feathers and title, since nalagi nilang max out yung bid sa world and guild auctions. Kaya ako din kwento at ginawa tong video na to para magka-idea kayo at hindi kayo mapag-iwanan pagdating ng official release ng Ragnarok Origin Global. Okay, ngayon alam nyo na yung backstory. Then, focus naman tayo sa emblem. Emblem naman guys, mag-start siya sa green. Then, after nyo ma-5 star, then blue. After ulit ma-5 star, then purple, then yellow, then red, then rainbow. Meron pa siyang kasunod, di ko lang siya ma-unlock since wala pa akong requirements. Meron din siyang stats na bigay like attack, magic attack, then max HP. Dito naman tayo sa effect ng emblem. Sabi dito guys, pag mas mataas ang emblem mo sa kalaban mo is makakagain ka ng damage increase and damage reduction ng 4 to 20%. Isa pa guys, napapansin ko lang, it's not confirmed, just my speculation, correct me if I'm wrong, na nagpapatong pa siya, let's say 10 star ahead ka, parang 40% yung reduction mo. Since yung mga players na sobrang baba ng title or emblem sa akin is parang wala talagang binabawas. Let's say for example, 5 star ang head sa inyo ng isang player. So additional 20% damage reduction and damage increase na siya. So parang naka-hydra na siya, then naka-taraprag pa. Eh kung meron din siyang hydra talaga, then taraprag pa, edi ano pang ida-damage nyo. Kaya ang masasuggest ko na lang sa mga free-to-play players is sipagan nyo yung pagbabattlefield, lahat ng mga dailies, etc. Then lahat ng mga pwedeng pagkuhanan ng stats para hindi kayo mag-up. Basta huwag nyong kakalimutan yung emblem, feathers, statue, if kaya naman, ba? Diba? So yan ang mga bad side pag nag-up kayo sa simula pa lang at di nyo inintindi. Ba? Diba? Pero yung good side when playing in Ragnarok Origin Global, kung doon kayo mag-start, maglalaro, is napakatagal ng progress doon guys, and may certain power requirements para makapag-upgrade ng emblem. So kung sisipagan nyo talaga, di kayo masyadong magagap. Advantage lang ng spender is lagi silang nakaready na yung mga pang-upgrade nila. Pag tumaas na yung power nila or yung CP nila, is meron na silang pang-upgrade kagad. For free-to-plays naman and casual players, don't worry guys, kayang-kaya nyo pa rin sumabay dyan. Basta sipagan nyo lang, tapos konting swerte siguro sa refine, mababalance nyo din yan guys. Hindi yan mag-overpowered sa inyo ng sobra. Para makakuha naman kayo ng pang-upgrade ng title, meron sa guild shop. Kaya sipagan nyo mag-guild quest and War of Imperium. Then sa carry shop naman natin guys, meron kayong mabibilan doon. Makukuha nyo yung pambili doon sa battlefield, guild versus guild,
ng pambili. Then if top damager naman kayo sa Space Time is meron din kayo makukuwang pang-upgrade doon, i-email sa iyo yun once na makapasok ka sa top 10. Then when it comes to global, meron doon sa event, Alfheim or Alfheim yata yung tawag doon, nalimutan ko, is makakakuha kayo every 5 level at na matatapos nyo is magbibigay din sa inyo ng pang-upgrade ng title. Let's say for example, yung nabili nyo sa guild shop is mataas, doon sa requirements is i-dismantle nyo lang. Pag mas mababa naman, i-synthesis nyo lang para ma-meet nyo yung requirements. So dito na natin tatapusin yung video. Again guys, I hope na nakatulong sa inyo to. If may kulang man sa video or may dadagdag kayo, please comment lang below. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, make sure to click the subscribe button to get more Ragnarok Origin videos. And see you on my next video.